because we are now entering the income recognizing method. So the installment method, you will recognize income actually. So at the time na provide your services, at the same time, at the time na may makolekta na cash. Pero sa income lang nga, may revenue ka actually. Pero as to the point to maging gross profit, that is the question. Because it is not all about the question of revenue. It is the question of realized profit or pila lang itong nakay finansya o nakay profit na ma-earn. Kasi at the time na magmagbaligya ka under installment, that is revenue talaga. Good as sales yan. So, label as installment sales. Because regular sales, sales ang ginagamit na account. Pag installment, i-libe lang nimo. Installment, i-deliver nimo sa goods. Pag perform nimo sa third, may cash ka man daw nga na-collecta or wala, may revenue ka, actually, in the installment. So, it's not all about the question of revenue. The question is, how about the profit? Na bakit profit? Okay, yun yung tanong ngayon. Amo ka sa'yo, sa candles. Since installment method is usually applied or used by the entity which was engaged in providing services or selling product which required financially the time. Recognition. Before it will be totally collected. From the revenue recognition principle, this method may be used to taxation purposes or when the entity is a micro entity and has up to ito yung pinakapasok na pwedeng gagawin. Because it will be okay. Irrelevant. Base of receivable nila is taas ka tayo. So, because of that, the nature of the business, dugay makolekta. So, mas maganda ang gagawin ng installment method. So, wherein, ang income lang nimo is depende sa cash na makolekta. Sir, hindi cash made ka. Bye-bye. Method. May nakolekta nga cash, yan talaga yun. Good as revenue. Pero to may cash makolekta, that is basis of then your profit. Take na yun yung dan mo sa pag-recognize ng profit. Okay? So, ang portion, kimutat kasi, so, I sell kayo nga barik. Nice. Because, wala ka magkakolekta. So, it might be may loss ka on the first year operations mo. But later, pag nanakay na kolekta, revenue ta na lang kay kung good sold. Yun yung point under sa cash method. Pero sa method, tuwing may makukolekta na cash, portions of that is para sa profit and portions is para sa what? Yung recovery of cost. Ibig sabihin nun, pag nag-installment method ka, yung nakolekta mo na cash is not addressed as total revenue. Because under installment method, it's not a question of revenue. A question of profit recognition. So, yung may makolekta daw ka na cash, part lang dyan ang maging profit. Because ang revenue, girecognize na at the time na nagbaligyan ka. Pero nga na, naka-income na kay revenue, pero wala ka na may profit. If wala kayo na kulit na cash, yun yung concept ng instrument method. Eh, parang ganito. Remember nang nagabaligya ng gumawa instrument method are yung mga entity na gabenta ng product na require o substantial time pag-umbekta ang lahat ng receivable. Halimbawa, real estate dealer tayo, nagbebenta ng bahay.
pinautang mo yung bahay. Pag naibenta mo yan, collectible for 20 years. For the first year, wala kayo na pa na cash. Ang pag entry ni mo pagbalik yaan na is debit lang ka o account receivable or installment receivable, credit card installment. Installment sales is nominal account. Rin yan. Pero pangutan na kaya kayo ba? But remember that under this installment method, ang profit mo nakadepende sa cash na makakay profit. I mean to say, kahit may rebit, wala kinakolekta nga na ma-promise statement. Cash. Wala kayo. Kaya yung revenue, gisulat dito actually. You have the revenue there. Kaya nga lang, ang tanong, may profit ka at the bottom line of your statement of financial performance. Wala. Pag wala kayo kay cash na kolekta. Okay? Pero kung nakakruel, may nakolekta ka or wala, profit na natanan-tanan. Lahat ng profit ma-realize for the first period pa lang na nagbaligya o product. Because accrual, income siya kung asa siya, period na baligya. Pero sa installment, maging profit lang siya in the period kung kailan siya nakulta. Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. So, take note ha, ang profit makulekta ni mo, mag-profit ma-recognize lang pag may nakulikta ka. Kanos na rin kung nasa profit, kung kanos ang nakulikta. Dili ka mo tanaw kung kanos ang ibaligya. Pag binenta mo yung goods niyon, under the instrument method, it doesn't mean, hintayin mo kung makulikta yan. Kung may nakulikta ka, portion sa nakulikta, yun ang profit. Hindi ba sabihin na yung nakulikta, yun na yung profit? No. Portion lang. The next year, sir, nakakulikta na kasi mo na si hindi portion sa that risk. May profit ka. Ibig sabihin nun, kung kailan ka nagbaligya, kailan ka nagbenta ng product, may revenue ka actually because it is not a question of revenue, a question of profit recognition. So ang tanong, may revenue ka nga, pero paano ka walay profit, sir? Kasi ganito yan. Halimbawa, installment mo 1 million na wala kay collection sa, paano sir nga wala kay profit, nga nagbaligya ka, na makay revenue? Kung sige, gawa ka ng income statement. Installment sales, 1 million. Installment cost na ito, 800,000. So, magawas 200,000. Yun yung profit na gross na. That gross profit is unrealized pa yan. Kuha mo nang unrealized. Take note, 200,000 na minus unrealized gross profit. Sino yung unrealized? Yun yung hindi mo pa na yun yung profit na was not yet realized because wala ka pa nakulikta. Kung wala kayo nakulikta, sir, ibig sabihin nun, yung mong unrealized, 200 po, correct. Kaya paggawa mo ng income statement, 200,000 na gross profit, minus unrealized na 200,000, magawas zero gapon. Kaya wala kayo profit. So, ang tanong, na ba kayo installment sales? Naka, may revenue. So, ang tanong, na ba kayo revenue as to profit? Wala. Kaya wala mo kayo nakulikta. Now, next year, sir, wala ka na maligya, pero nakakulikta ka, may profit ka. Correct, meron. Because in installment method, the profit will be based on the cash collection. And take note, the profit will be recognized the period when it was collected. Hindi siya gina-identify ang profit kung kanos ay siya dibaligya. Sir, kung next year siya makulikta, karoon ka na maligya, kanos ang profit? In next year, simulas that. Okay? Now, anong basihan sa profit natin, sir? Any form of bayad. Kung saan ang bayad? Pwede cash, pwede ang non-cash. Okay? So, kung nabayad siya ang services, okay, good. Kung yun ang binayad. Kung nabayad ang non-cash, okay, good. So, kung pila ang iyang value ato, yun yung basihan mo as bayad kumbaga. Then, portions of the gain, profit. Okay? Now, share screen tayo, ha? Share screen, wala? PowerPoint? Wala po, sir. Kanina, that this method is usually applied or used by the entity which requires a substantial period of time before fully collected yung accounts. Installment sales are widely used by the dealers in real estate, home appliance, and cars. Since blah, 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 okay? So, under the acceptable accounting principle, installment sales are accounted for using the accrual basis. Bakit accrual? Because at the time na nagbaligya ka,
may revenue credit ka o installment sales. And that installment sales, revenue man na. And that is based on the accrual. Kaya nga naman, the performance of services. Pero pangutana dito, yun ako, it is not the issue of revenue. It is what? All about profit. Not the profit. Kaya based pa rin sa accrual. Kaya nga naman, ma-income ka man, recognize at the time ng may revenue. Kaya nga lang, wala kayo na-collecta, for sure, wala po kayo profit. Okay, it's before recognizing all sales na be assured. Ibilig daw kasi sigurado na makolekta. So, the installment sales may be accounted for under the installment sales method. Pag dili na daw ka sure-sure na makolekta. Take note ha, pag dili ka safe na makolekta ni mo ng receivable, hindi mag-installment ka. Paano ni mo ma-identify nga dili ka sigurado? If taas ang time, the shorter the collection period, more or less, mas na conscience na makukolekta. But the farther it will go, the more na maging unsaman, risky, na dili siya makolekta. Okay? Kaya, pag dili na kasyon na makolekta, kahit dugay ang period, hindi mag-installment method ka na ngayon para conservative. Kasi pag mag-accrual ka, na automatic, ginarecognize din mo siya as profit on the year it was sold. Okay, what if wala din mo na-collecta? Nag-recognize ka ng income na wala ka rin namang na-collecta. Diba? Naging doubtful. Unlike pag nag-installment ka, the good thing is, wala din mo siya gi-income dahil. So, in effect, may income ka lang pag na-collecta. So, at least in the first year, conservative ka in a way na wala din mo gi-recognize tanan-tanan as income. Ang imuwalan ko, charge as income, atong base lang kasi mo ang collection. Okay? Now, methods of gross profit recognition on this implement method. Okay. We have two approach may be used in recognizing the gross profit on installment sales. Okay? So first, the gross profit which exercise over the cost of sales is recognized at sale. Second one, the gross profit is recognized in settlement over the period of the contract on the base collection. So tala yung pinakakadalasan on the installment sales method. Okay? Now, so number one, the company, many company treat a sale on installment in exactly same way as they treat in other sa regular season accrual approach. So gross profit is recognized at the period of sale. Meaning, kung kanasa ka nagbaligya, the installment take note ang profit ma-recognize on the point of collections. So, under dito sa installment method wherein based on the cash collections is a special method of accounting for installment sales whereby gross profit is recognized on the period of which the installment receivable are collected. Because there's accrual, pag namaligya ka, patingi-tingi, installment man din yun. Take note, installment din yun, kinanggapautang ta, installment man na. Kaya nga lang, dili siya ito yung typical na installment method na ang profit nimo based sa cash collections. Because ang profit nimo dito, installment na siya, ang profit mo automatic i-recognize at the point ka nagbaligya pa. Installment lang siya because patingi-tingi ang pagbaligya. Pero diri naman sa number 2, parehas lang installment is struggle. Ang kaibahan lang, ang timing sa profit. Dito ang profit on the point of sale. Dito ang profit on the point of collection. Okay? Now, the gross profit is recognized in installment over the period of contract on the basis of cash collections. So, we have three method. Cost recovery method, ito yung pinaka-conservative. Take note, pinaka-conservative. Bakit? Tuwing may cash na makukolekta ka, wala kay profit i-recognize sana until fully recovered ang cost. Meaning, pag may cash na makolekta ka, ina-charge sa nimo sa cost. So, meaning, kung sino yung gumagamit dito na method, on the earlier year, wala pa na yung profit because ang profit niya lalabas na sa mga last year niya. Pag wala pa niya na recover ang cost, wala pa magkutya yung profit niya. Recognize. So, paano saan magawa sa profit? Pag nakulikta ng tanan niya para sa cost sa buwan na maligya kagbalay, 1 million, ang cost 800,000. At makakulikta sa kag 800,000. At yung 800,000 malikta niya mo, para lang to sa cost. Pag 800,001 peso, dito na ka na i-profit. Insa, peso.
kung sobra na sa 800, muna itong maging profit. Meaning, kung 5 years na, so kung ang 800,000 na kolekta nimo sa first 4 years, meaning, sa first 4 years, wala kang profit. Pagabot sa ika 5 years nimo sa last year, dito ka nakakolekta sa 200,000, then yun ka pala nagka-profit. Yun yung concept ng cost recovery. Sa gross profit realization method, di ba naman? So under this method, the first collections are regarded as realization of the gross profit. So meaning baliktad, ito yung pinak-less conservative. Yan naman. Una siya makolekta, ina-charge niya kung 1 million yung mong baligya, tanda ang pausa ng cost, 200,000 profit. So kung makakolekta ka 300,000 una-una pa lang, sir. Di itong 200,000 profit ko, ang 100 sa cost. Next na, kung na-put ka, sir, cost na papanan, wala kahit profit. Meaning baliktad ang dalawa. Kung dito, nasa dulo yung profit. Sa gross profit man, gross profit method, realization method, ang prop na year, pinakaw na una. Then, tapos yun niya, puro na na mga cost. Okay? Kumpara nyo, nakumpara nyo, ang 1 and 2. Hello? Yes, sir. Yes, opo, sir. Opo, sir. Okay. Ito naman instrument method, combinations ng dalawa. Kung dito, si profit, para diri para kay cost ang kolekta. Diri ang makolekta, paamo na kay profit. Diri kay instrument method, ang cash na kolekta, partly profit, partly cost. Okay. Take note, ha? So, dito, magalimbawa, pag na kayo na-collecta, first need mo makolekta para kay cost, para kay cost. Pagka next year, kung na kayo makolekta, it might be para kay cost na o kay profit. Okay? Dito naman sa gross profit realization, so, ang makolekta mo na part, it might be para kay profit o kay profit ang yun. Kung ito na makover ang profit. Pagka next, kung dito pa lang ma-fully kuha ang profit, then ang remaining para kay cost. Dari naman, partly profit, partly cost. Partly sa profit, partly sa cost. Are you with me? Yes, so, sir. Parang yes, yun, yes, kung may makukulita ka, nakalit profit, automatic. Pero dili ka ng tanan, portions lang. Okay? Yun yung sa installment method. Okay. Now, the accounting procedure under the installment method is actually, we have dalawa. Installment sales for the conventional merchandise and installment sales for real estate. So sa real estate, we have the non-dealer and the dealer. So kaning non-dealer, so mas dali na. So, ano, ito yung medyo komplikado because may i-account pa ka para sa balay, something like that. Pero sa dealer, so buy and sell lang approach. Installment sales of conventional merchandise. Okay, now, the accounting procedure used for sales of merchandise on installment basis should conform with the following. First, sales receivable and cost of sales should be given separate account designations by affixing what? Installment. Because ang conventional versus installment lahi ang regular, lahi itong regular sales, lahi po ang installment sales. Pag installment sales, dapat may installment na worth na naka-affix. Pag regular sales lang, wala na. Yung usual na ito, ginahimo. Okay? Next, installment receivable and deferred gross profit account should be maintained separately according to the year of sale. Ano ibig sabihin ng number 2? Since installment receivable o si deferred reciprocal account yung installment sales receivable at saka si deferred gross profit. Magkapatid yan. Pag mag-zero out ang receivable, wala na po kay deferred gross profit. Are you listening? Take note. Si receivable is what? Proportional kay, ang saman? Deferred gross profit. So kung magamay siya, expected, it will also decrease. If it will increase, it will also increase. If maging zero yan, ito maging zero. Do you understand? Hello? Yes, sir. Hello? Ang installment receivable of deferred gross profit is directly proportional. Kaya naman, di ba asa ganun yung base yan sa profit, sa installment, based sa collections na cash, tama ba? Is that correct? Yes, sir. Ngayon,
Kung wala na kayo makolekta, napaba kayo profit, wala na. Wala na. Kaya nga, magkapatid yung dalawa because si deferred gross profit, as what I have said, magawas lang na kada na kayo makolekta. Ika na, saan man ka na yung makolekta, wala kayo receivable. Ibig sabihin, kung wala ka na yung makulat na kayo account receivable si deferred gross profit. Take note, directly proportional. Pag tumaas si receivable, expected si deferred gross profit tumaas din. Pag bumaba yung isa, ang isa bababa. Pag maging zero yung isa, ang isa maging zero. Okay? So take note ha. So, sir, pag bumaba ito dahil na, may nakolekta ka, ano mangyari sa deferred gross profit? Hindi bababa rin. Pag tumaas yan, sir, dahil nagbenta ka, hindi tataas din yung deferred gross profit. Hindi pag naging zero yan dahil nakolekta mo na lahat, hindi maging zero din ang gross profit mo in balance. Take note, deferred gross profit is iba sa realized profit. Baka isipin nyo, serialize yan. Ang deferred gross profit meaning, ano yung ibig sabihin ng deferred? Dinasuspend, dinapadugay. Tama? Ano sa lang siya, mawala yung pagkasuspend as deferred pag nakolekta na, maging realized na siya. Okay? So parang prepaid expense ba? Or an earned income. Diba? Ang earned income, ayun sa income. Ano sa lang ma-income? Pag na-deliver na ni mo ang services. Okay, simple as that. So same as true with this one. Ayos sana yung income pag wala pa na kulikta. So isuspend lang. Maging income lang yan pag kailan meron ng collections. So magkapatid yung dalawa na yun ha. Kaya huwag kalimutan. Okay, next. So the realized gross profit on the journalizing process should include gross profit deferral either at the date of sale or at the end of the period. Pero kadalasan is based on the end upon closing entry. Take note ha, yung mag-establish ka na ng deferred gross profit, ina-record na either at the time na nagbaligya ka or either at the time na mag-close na ka. Ano sa pag ina-close ang libro? At the end of accounting period, which is most preferably. Realized gross profit on installment sales should be periodically recognized in proportions upon saman. Current collections of installment account receivable, net of interest. Kaya naman, namang yung iba na collections na included ang interest. So, tanggal lang interest, tanggal lang impurity. Meaning, ginsa lang itong ginapasyan sa profit. So, ginsa lang? Cash collection. Uy, sino yung basihan sa profit? Ang collections lang. Meaning, sir, kung ibaba akong receivable, may profit ako. Dilipon. Hindi ibig sabihin na pag ang receivable mo nag-decrease, may profit ka na. Because ang sabi niya, based sa collection. Pag nag-decrease pang receivable, may profit na ba? Wala pa. Hindi naman ibig sabihin nga nakikolekta, di ba? Pag bumaba yung receivable, hindi ibig sabihin na may nakolekta ka. Although most likely, it will. Na pag nagbaba yung receivable, yun yung kadalasan na instances, may nakolekta ka. Pero meron din due to the return of merchandise na yung ibaligya, di ba? So magbaba yung receivable, ibalik man sa customer, isa pa, write off yung receivable, o di nagbabang receivable, pero may nakolekta ka, wala. Wala. Or, ibawi ni mong product, kaya wala siya nakabayad, gi-repossess, na walang receivable, may nakolekta ka ba? Wala. So meaning to say, hindi ibig sabihin na pag bumaba yung receivable, profit ka na. It doesn't mean may nakolekta ka na. Pag bumaba yan, somehow, maaaring ganun, may nakolekta, pero not all the time. Again, ang base yan ng profit is based on true collections. Yung totoong nakolekta. Huwag tumingin sa gi-decrease because hindi lahat-lahat na nag-decrease is my income. Are you with me? Yes. Now, inventory system use. So either nag- or nag- periodic method. But most of the time, ang ginagamit is the periodic method because merchandise mo tayo. Now, so we have an illustration on how to compute the gross profit. Under the installment sales method, the gross profit portion
price of selling price collected is considered realized profit. The realized and unrealized gross profit are computed. Okay. Shorts times gross profit. Paano? Nalala itong sales o sales lang. Profit based on stock profit. Kaya based on sales mo na. Paano sir kung based on cost na siya sir? Hindi kung based on cost, i-divide mo na siya sa 1 plus gross profit rate para magawa ang cost. Wa? Diba? I-amount i-divide sa selling ratio equals 100%. So kung nag-based on cost, remember the 100% is ang cost of sales. Kaya ang collections, i-divide mo sa 1 ang gross profit rate mo. Then, magawa sana ang cost mo. Then, ang cost niyan, i-times din mo sa gross profit rate para lalabas ang realized profit. Take note, ha? Now, if the gross profit is based on cost, collection is divided by sales ratio, meaning atong 1 plus the gross profit rate and multiply by the gross profit rate to compute the realized profit. Okay? Note, collections are usually identified by year of sale. Okay? The gross profit, unsa yung ginamindering nga collections identified by year of sale? Take note, ang imong nakolekta diri ginatime sa gross profit rate. Tama ba? Are you listening? Anong gross profit rate na imong ginagamit dira? Katong gross profit rate kung asa related na siya imuang nakolekta. Halimbawa, karon nga year na manigya ka imong gross profit rate 10%. Nakolekta nimo ni siya pagka next year. Ang gross profit rate next year is 25%. Pero nakolekta nimong receivable is para sa karon nga tuig. So unsang gamito na percentage sir? Katong 10 or 25. Kung katong imo nakolekta, ang gross profit, karon po na maligya, ang gross profit rate 25. Karon po na ako na kolekta. Pwede ang i-times na ako sa ratio 25%. Receivable na nagbaligya ko sa una 10 years ago. Kung yung gross profit rate sa una is 15%. Karon 25. Kusang gamiton? Hindi katong 25% katong sa una. Okay? Naintindihan nyo wala? Tingnan ba? The collections are usually identified by year of sale. Meaning, kaning ratio yung ginaming. Unsa ang ratio niya at the time na nagbaligya. Okay? Dili ang current. Okay? Now, the gross profit rate for each year's installment sales is used. Kanya-kanya, respective yan. If collections are not given, the beginning and the ending balance of installment receivable account is ikumpara ni mo to compute the collections. Meaning, pag wala ka kabalong pilang na kolekta, sir, paano i-compute na kolekta? Hindi, kumpara mo lang si beginning versus si end. Una kay beginning 1 million, ang ending ni mo 700. So nawalang 300, meaning 300 mo ito nakolekta. Yun yung assumption. Representing the decrease of receivable, which is, yun yung presume. Yung nakolekta. Pero tanong, inood yun ito nga nakolekta. Tanggal lang mo impurity. Isa mo ito impurity? It might be itong return. It might be itong mga write-off. Or it might be ang mga na-repossess. If installment receivable balance at the beginning is not given, it may be computed by dividing the unadjusted realized gross profit. Nga naman, di ba si unadjusted realized gross profit directly proportional kay kinsa? Hoy, yung unrealized gross profit, yung deferred gross profit, directly proportional kanino gani? Kay? Receivable, sir. Meaning, kung unadjusted ba? Adjusted, mga hindi naman yan. Pag unadjusted mo na unrealized or deferred, unrealized, same as deferred, ang unadjusted, deferred, or unrealized gross profit, i-divide mo sa trailing gross profit ratio, magawas ang 100%, which is yun yung say, installment receivable. O di, kuha na ni, kata, kung dili man yata ang imo ang receivable, try to check
the instrument receivable for the paper gross profit. Because again, those two is directly proportional. Kaya huwag kang mawala itong topic na po yun. Mahirap siya pag hindi nyo na-absorb or di na-get. Kaya what you will do, solve and solve many problems as well. Then what is very important, intindihin yung ginasolve. Okay? Now, tingin tayo. Paano ginacompute ang gross profit rate? Based sales ito ha. Ito yung taas formula. Nang sa libong ng gross profit rate na to, net sales minus cost of goods equals gross profit divided by net sales equals gross profit rate. Pero sa installment, nag-inag na consider. Okay? Morning complete formula. Complete na niya. Installment sales minus ang over allowance plus ang under allowance. Sigta plus si under allowance. Magawas ang net sales. Kung saan mo ni? True sales natin. True. Pinood na nga sales ha? Okay. Now, then, deduct ang cost of goods sold. Paano binacompute? Sige, inventory. Plus ang net purchases, plus freight in, plus repossessed merchandise. Siyempre, ang repossessed merchandise, inventory man po na. Then, plus tong trade in, katong ibayad sa imuha at na nagbaligya ka in a form of trade. Minus inventory end. Pinsan sa inventory end, appeal ba sa ang repossessed? Void, appeal ako, wala po siya nabaligya. Appeal siya rin ang repossessed. Then at the end, kung ako siya nabaligya, party po siya sa ending. How about a trade in, sir? Pwede po. Appeal siya dira, then appeal po sa ending pag wala po siya nabaligya. Okay? Maging ending yun. Now ngayon, compare natin sa true sales natin. Hindi yan net sales sa kundi true sales natin. Compared with the true sales, lalabas ang gross profit rate. Gross profit, I mean. Gross profit divided by true sales natin, lalabas ang gross profit. Okay? So, the gross rate, yun yung gagamitin sa pag-compute na realized profit. Okay? I hope you will memorize this one. Okay? So, memorize nyo niya. Then na yung formula actually. Now, computation of sales profit. Cash questions. Dili mo sa plus na siya, take out plus yun. Hindi yan malos. Plus the down payment. Okay? Kasi yung cash collected, aside from the cash na down payment. Then, alter V, sa get trade in. Take out ha? Realizable values of merchandise. Then, ano siya, muna ni ang good as collections. Muna ni good as gibayad sa imuha. Muna ko, ang collections, hindi lang palaging pera ang nakulikta. Maring ang gibayad sa imuha is non-cash asset. So, kanang total collections na to, in times lang sa gross profit rate, yun na yung realized gross profit. Okay? Screenshot ninyo. Kabagay ko lang man yan. So, di ba na nisan yung libro? Dahil ba kay Milani wala? Kulang, sir. Wala, sir. Okay, sir. Idol. Ali. Kay Jupel. Another entry. Installment sales with trade-in. Unsa itong entry? Trade-in. Unsa na? Atong non-cash asset nga give. Nagbigay sa kenan. Sir, wala maligya ka, ibaligyan yung 1 million tapos gi-trade in niya yung old. So katong old nga gibayad sa imuha, mo to ang trade in at fair market value or NRP niya. Then another entry, debit installment contract receivable. Then another debit, over allowance, debit ng over allowance, credit installment sales. Kung nai under allowance, edi credit. Kaya tanawa, over allowance debit, under allowance credit. Tanawa. Under allowance na credit, kina-plus na to. Okay? Nag-gets ninyo? So mamaya, I will explain ano yung over, ano yung under allowance sa trade, sir. So mamaya, I will explain kung anong meron dyan. Okay?
Now, pag may na-repossess, kung saan ang repossess, ito yung bininta mo na product by installment, but because nagkaroon ng default, ang customer wala nakabayad, ibawi ni mo product. Pagbawi ni mo, okay. Kung bawiun ni mo, siyempre, mangulik ta pa ba kasaya pag ibawi ni mong product, dili na. Sa palagay niyo mo, nagbaligya mo, tapos naglago siya, kaya wala siya nagbayad, ibawi ni mo yung gibaligya. Mangulik ta pa ba kasaya after ni mo gibawi, wala. Dili na. Dili na. Kaya, tingnan nyo yung entry. Ang installment contract receivable, yung credit, kailain po na mangulik ta ka, yung ibawi na ni mong product. Kaya ang i-debit ni mo, katong repossess merchandise, katong gibawi ni mo. Pila, sir, base yung fair value. Tapos, kahit itanggal ni mo si installment receivable, credit ni mo, kung saan may tapos sa iyong deferred, maging decrease. Hoy. Pag-ingot, patid mag-decrease, decrease din sa deferred. Take note, deferred credit side yan normally. Kaya para magbawa siya, i-debit ni mo. Okay? Next, kung sa pang i-debit, sir, loss on reposition. Kung nak, kay loss, paano i-debit na ito pag merong gain? Mamaya, I will explain paano magkakaroon ng reposition. Okay? So, mga entry lang muna tayo. Set up the deferred gross profit. Paano i-set up? Debit, installment sales. Ito yung pag-close natin at the end of accounting period, di ba? Pag-set up ng deferred gross profit, kung malala nyo kanina, ito dalawang method lang. At the point of sale or at the end of accounting period. At the end, pag mag-close na. Pag-close din mo sa imong nominal, debit, installment sales, credit, cost of installment sales, credit, deferred gross profit. Okay? Now, paano kung nakain na collect na sir? Ano sa pang entry? Debit, cash, credit, installment, contract receivable. Kaya i-credit din mo ni, nabawasan din mo ang deferred. Kaya i-debit din mo ni. Debit, deferred gross profit. So, credit, sir. Realized profit. Okay? So, take note. Kada mo debit na ni, mag-credit ka ni. Pag i-credit din mo ni, i-debit din mo ni. Kasi nga, reciprocal. Baliktaran yung dalawa. Okay? Now, installment, contract receivable. Write-off, sir. Write-off din mo ang bawa. Ibang reposition, ibang write-off. Ang write-off wala ginagawin. Ngayon mo ah, ang tag-iya na maligya ka, yan ilayas na ito ka Amerika, mabawi pa ba ni mo yung gibaligya? Nili na. Huwag, idala niya yung gibaligya ng rice cooker. O installment, mabawi pang rice cooker, nili na. Nili na. Sa kwento ka Amerika, bawi yun. Basta ko papag-gasto sa pamasahe kaysa sa yung rice cooker, kaya hindi na mabawi. Write-off na lang. So pag write-off, credit installment receivable. Ay imo nang gi-credit dapat iyang igsuon nga deferred imo pong i-debit. Kung saan i-charge sa loser katong cost nga wala nimo na recover. Actually kaning loss on account receivable written off. Yan yung unrecovered cost. Okay? Yan yung unrecovered cost. Okay? So yan lang yung mga entries natin. So, wala yan sa libro ha. So kung namoy Castillo nga textbook, the installment, doon makikita niyo yan. So defaults and reposition. Jingin naman, Jingbe. Tapos, wala nakabayad ang customer, ibawi. Okay? Kaya ang may tabuana, what will happen? Kaya wala siya nakabawi, i-reposess, ibawi. Pagbawi ni mo, take note, appeal ang deferred ni mo na is walaon. Okay? So, ang may tabu, either magka-gain ka or magka-loss. Halimbawa, example tayo. Sa punta ha? Halimbawa, si Kuan, pagpalagay natin si Miss Mama Sabayang nag-kuan daw, nagbenta ng calculator. Calculator ha, ang cost, pagpalagay natin, ang cost is 1,000. So, pininta niya for what? Selling price,
selling price na partner na to ha. Kaya selling price 1,000. Ang cost 800. Okay. Ibaligya niya. So ang entry niya ani debit installment receivable. Credit installment sale. 1K. Are you following? Yes, sir. Yes, yes sir. Cost of installment sale. Credit calculator or merchandise na lang, merchandise. 800. Pagka end of the year, na-close na niya, debit installment sale. Credit cost of installment sale. Then another credit, deferred gross profit. Ito, 1K. 100. Ito, 200. Okay, now ngayon. Topic is, wala siya na-collecta, remember? Wala. Wala mo siya na-collecta. Kapalagay niyo. For the first year, may profit wala? Wala. Uy. Wala, sir. Wala, sir. May profit ba makolekta or wala? Wala. Wala man tayo nakolekta. Wala. Yung binenta niyo na calculator nasa loob ng karton, wala yung giremove, wala yung tandog. Niyabot na lang pila kabulan, wala kabayan. Sabi, ang yung gimo, dimugo siya. Sabi, bayad. Nagbayad ko 100. Pagbayad ng 100, ang entry niya is debit cash, credit installment, contract receivable. Tamuka ni kali. 100. Then, para sa profit, kaya itong gross profit rate, 20%. Uy, ilan yung gross profit rate natin? 20%, sir. Dugaya, manubag, uy. 20, sir. 20%. Hello, andyan pa kayo? Wala na? Andito pa, sir. Ay, wala pa, sir. 20%. Ah, okay. So, 20% ang gross profit rate. Apa, sir. So, 200 divided by 1,000. So, pag kulikta ni mo sa 100, doon na kay profit eh. So, debit. Deferred. Credit. Credit. The last gross up. Credit. Ang nangyari is, ganito. Ang calculator na yung gibaligya, wala yung gabi yung gitandog yapon. After 1 year, wala mong yapon ng bayan. So, gibawi na lang na ito. Tignot ha, binawi mo ngayon. So, pagbawi ni mo, okay, ano kaya ang nangyari? Erase ko ha. Nang binawi mo na ngayon, i-check ni mo ang calculator. Wala pa man nagamit, so good as 800 ang value. Okay. Repossessed merchandise, 800. Not credit, installment receivable. Not installment receivable. Pila pa yung receivable na nabilin? Sa 1 million, nakolekta ka 100. Pila na lang nabilin? 900. So, ngayon, fair value versus unrecovered cost. Ang fair value mo, 800. Ang unrecovered cost is i-check na to. Ano to ha? Oh. Unrecovered cost is good as kwan pa rin naman. Nakay 900,000. 900,000 times cost ratio na 80%. Pila ba? 80%.
times 900,000, magkano? 720 ba? 720 sir. 720 sir. Uy. 720 po. 720 po. Kina ba? 900,000 times 720 sa cost ratio. Bilang mo gawas? 720 po. 720 sir. Bilang mo gawas? Meaning, ang fair value mo, it's under the fair value. Pero, ang nabawi lang ni mo is, take note ha, uy, it's under the fair value. Ang wala din mo na-recover na cost is 720. So meaning, mas tako yung muna kuha kaysa sa imo ang unrecovered cost. Okay? So, 720. So, ginansya ka ng 80 pesos. So, meaning, gain on reposition. Ilaman? 80. Then, deferred gross profit. Pila man ang nabili sa deferred gross profit? Dati may 200. Nag-debit ka ng 20, pila mabili? 180. Tama? Nag-account ka, naka-credit na 200, i-debit ni mong 20, mabili ni 180. Tama ba? So, pantay na. Yes, sir. Correct. Okay? So, remember, so you have what? Hello, hello. Andiyan pa kayo? Wala na. Andito pa, sir. Naapa, sir. Okay. Now, try to okay, check natin, ha. So, in determining the gain or loss on reposition, ikumpara mo lang sa fair value ng na-reposess mo, ito yun, versus the unrecovered cost. Okay. Unrecovered cost. Ito yun, ha. The unrecovered cost. Now, ang unrecovered cost natin is, again, paano makompute? Atong receivable ni mo, it times lang sa gross profit rate. Okay? Are you listening? Yes, sir. Now, yes, sir. That 80 pesos gain on reposition mo nang pabor sa imong part. Ang imo nabawi 800 ang value. Pero ang imo nag-give up lang na cost is unsa man 720. So ibig sabihin nun, mas pabor sa iyo yan. Kaya what will happen? So paggawa natin ng entry upon closing the book. Okay. Repossess merchandise based on the fair value. Deferred gross profit from 200 eh ngayon may nabawi ka nga ay mag-credit, mag-debit ka na 20, ang mapitira is 180. So, close natin yan. I-close mo yan, kasabay niyan sa receivable, i-close mo din, which is ang 900,000. Okay. Ang difference niya, gain on reposition na 80. Take note ha. So, i-close natin ang gain or loss, ikumpara lang again, ang fair value, ang unrecovered. Kinsa si unrecovered cost, katong wala ni mo na bawi na cost. E nga naman, atin na nagbaligya pa, ang imo ang gigatag lang is what? 800. May nakulika ka, pa 100. 80 diri sa 100, 80 is cost, 20 is profit. Meaning, nabawi pala ni mo na cost is 80. Kaya 780 yan. Okay? So, yun yung undercovered cost. Now, balik tayo sa slide natin. So, we have the formula here. So, computations of gain or loss. First, identify the fair value of reposit merchandise. Then, paano tanaw na fair value sa reposit merchandise? Yung fair value of reposit merchandise after the reconditioning cost or before. Check natin. To record the repossessed merchandise in operating inventory account at its fair value, which is estimated selling price less reconditioning cost and normal profit margin. Meaning, pagtanaw ni mo sa sakinan, mo sa imong gibawi, uy, bawi yun akong calculator.
kung maghimo siya value ng mga 800, paano ka nakakam up sa 800? Ako pa man kung give 1, ako ang gilimpiyuhan. So may kapaglimpiyo. Para mo gawas, pila yun ang tinunod na value at the time na gibawi din siya. Kaya nga, selling price. Less reconditioning cost and normal profit. Meaning, tanggalan si profit dira, ay pasit nga dira. Paano sir kung wala yung normal profit dira, hindi ka nilang tanggala ang reconditioning cost. So, ang lalabas doon is the fair value. Paano kung gisulti niya, the fair value of the repossessed merchandise is blah blah blah. Hindi, yun na yun, automatic na. Okay? Pero kung gisulti niya, the repossessed merchandise at realizable value of 10,000, then it is normally pabaligya with 20% markup. So meaning, 10,000, kuhansan ni mong 2,000 na mark profit, gross profit markup. Ang galapag yun, o reconditioning cost. Ang magawas ato, yun na yung totoong fair value. Then cancel the uncollected receivable balance of the defaulted contract. Then write off the balance of the deferred gross profit. Muna sa entry na ito kaganina, pag-repossess, i-credit na ito sa installment para makancel. Para ma-write off ang deferred, i-debit na ito. Okay? Then recognize the gain or loss. So, ang unrecovered cost na ito, installment contract receivable minus ang iyang related na deferred gross profit. Or, ang shortcut, sir, imuha lagi ka ganina lahi. I-times lagi ni sa cost ratio. Mora magud na magawas. Installment contract receivable times cost ratio, ito na yun. Or, ano no, installment, ito na yung cost ratio. Installment contract receivable times cost ratio, ito na yung lalabas. Pero kung dili ka gusto, pwede po installment contract receivable, ibawas iyang related na deferred gross profit. Pag ibawas mo ito, ang matira, yun na rin yung unrecovered. Ika may lugi. Pag mas malaki yung fair value, hindi ginansya ka. Kaya ibig sabihin nun, mas malaki yung value ng nakuha mo kaysa, kung saman, unrecovered cost mo. Okay? Kaya merong gain or loss. Now, so trade-in. Ano yung trade-in? Patanong muna. Dito sa question. Okay. Sino pa daw? Bago tapos. Okay. We have 30 minutes. Berapa? 3 minutes remaining. Kita tayo mag-continue. Hindi yan yun. Wala. So, this topic pagdibog mo. But again, I give you the formula. Spend time to review this formula. Don't worry. Kali nga PowerPoint, isend ako sa G-class na to, ha? Yes, I have it. Okay. Okay. Don't worry. This PPT, isend na ako sa inyo, ha, para na may review. Okay? So, na ngayon, tanong sa reposition, kung wala, continue ko sa trade-in. Or trade-in na lang muna para maubos. Now, dito sa trade-in. Sir, nga lang sa trade-in, ang over-valuation gina-deduct while under-valuation is gina-add na to sa revenue. Ganito yan. Simplify ko na lang. I hope you will spend time to read your textbook. Pero andito lang yan. So, ganito yan, ha? So, i-simplify ko lang. I will give you the example. Pag mayroong over-valuation, ibig sabihin nun, i-appraise ni mo ang i-trade-in dako kayo sa iyang tinuod nga value. Nga nang ibawas man, sir. Tungod kay gi-jack-upan ni mo para mainganyo ang buyer mo palit. Halimbawa, ako ang buyer. Tapos, ang seller is si Miss Manggiran. Anak, si Manggiran. Okay, buyer, may benta ako dito na sasakyan worth of 1 million. 1 million, ha? Kumbaga, no, ngayon, ang totoong selling price ng prod talaga hindi 1 million, kundi 800,000. Totoo, take note ha, bilang tinood niya selling price sa product, 8 or 1 million? 800,000. Okay, good. Okay. Ang gideclare niya sa kuha, 1 million. Anong gi 1 million man niya? Kasi ganito yan. Para si Miss Manggiran, di ba? Kaya i-tricycle
tricycle nga luma? Ah, una ko tricycle nga luma. Okay. Balikan ako sa kinan. Pag mapalit ka sa akong sakinan, ang value sa imong tricycle, mo, ang value gyud sa akong tricycle is 50,000 lang. 50,000 na 50. Pero ang gideclare na ko, ang value sa imong tricycle, pag ibayad di mo na siya sa kogapil, 250,000 ang bayad. Kung ikaw ang buyer, malipay ka, dili. Kumbaga, ingon niya, o ibayad di mo na kapil, ang value sa imong nabayad, 250,000. Pero kabalo ka, ang value lang na 50,000. Pero ang ingon, 250. Malipay ba ka nga gingan ka nga 250,000 ang value sa tricycle nga good as bayad or not? Sa palagay nyo? Matutuwa ka ba na i-declare niya na ang nabayad mo is good sa 250,000 pag ibayad mo kasama ang tricycle? Will you be happy or not? Sa palagay nyo? Masaya. Happy. Masaya. Dali man ka nagbayad sa... Ang ibayad, ang imong nabayad, 250,000, pero ang value sa imong tricycle is 50 lang. Tama ba? Is that correct? You know that the tricycle value is 50,000 lang. Pero ang gisulti niya sa imo, mura na kag nagbayad ng 250,000 pag i-trade in imong tricycle. So, kasi anong ginaapo niya? Anong gisulti niya sa 250? Kasi nga, kung ikaw ang bayad, di ba mas maingan niyo kamo palitog sa kinan? Pag ang i-charge sa imo ngayong gibayad is dako. Tama ba? Kasi marketing scheme yun. Part of marketing yun. Para maingan yung customer. Uy, ang value ba yun sa iyong tricycle? 250,000. Palitan niya ako sa kinan. Pagin mo na i-trade-in. Mura na kag nagbayad og 250,000. So kung ikaw mapalit ato, maingan niyo ka kanya naman. Nagkakuha sa akong nabayad ito, 50,000. Yung value lang sa iyong tricycle, 50,000 lang. Wala ba siya? Sa mga sealer sa sakinan, bulo ka, uy. No, wala ka kabalo. Nga katong iyang ceiling price sa iyang sakinan, 800 lang. Gimo po niya to 1 million. Kumaga, ikaw po nang naisahan. Wala ka kabalo nga katong 1 million is actually gidungagan to niya 200,000 para unsa man. Dili po siya malugi. Kinsa ba na may seller na magbaligya og palugi? Did you get my point? Yes, sir. Oy. Intindihan niyo ba wala? Okay. Naintindihan. Ginagawa yun ng seller. Yes, so that, okay. Ginagawa yun ng seller para maingat yung para mainganyo ang buyer nga mupalit. Pero wala ka balong buyer nga ang gidugang dito nga presyo, gidugang po sa selling price. Kaya pag-over valuation, ginadidak sa installment selling price. Kaya nga man, kaya katong installment selling price na to nga 1 million, may over valuation nga 200,000. So tanggalon na to ang 200,000 nga over valuation. So pila ang magawas? 800,000. Yun yung totoong selling price. Kaya yun ang rason. Pag may over valuation, ginadidak. Dahil... Okay, again, ang overvaluation, gidugangan niya ang selling price niya. Kaya naman, katong gitrade-in manggod, overvalued. Kaya pag-compute na to sa overvaluation, trade-in value 150,000 versus true fair value. Kung saan yung true fair value? Katong 50,000, so magawas ana ang overvaluations nga 200,000. Kanang overvaluation, kaya yan ginadidak sa installment sales because hindi yan yung totoong selling price. Dinagdagan din yan. Kaya, kung ikaw si seller o si buyer, ang tinuod nga nakabaloan na sa value sa sakinan is ang seller. Kaya gijaming lang ka na, uy, ang value ba sa iyong sakinan? Kuhan lang. Kaning 250,000 ba yan na? So, agini mo, naisahan mo ang seller. No. Ikaw ang naisahan because ang tinuod i-declare niya itong napadakuan ng value because gibawi na po ito niya daan at the time nga nagbaligya. Kaya yung overvaluation, ginadidak because idagdag lang na. Kaya pag-record na ito sa trade-in, unsa ganyang i-record? Trade-in value or ang fair value? Ang fair value. Kaya nga, pag-compute mo sa realized profit, kung nalala niyo sa tuwang formula kanina, pag-compute sa realized profit, nga as part of the collections, katong true fair value lang ang gamiton. Kaya nga naman, kaya itong trade-in value, kaya nanay over allowance. So, ang true fair value pila man, ito katong 50,000 lang. Yun lang yung totoong bayad niya talaga. Kaya, ang effect nun, pag overvaluation, ginabawas because part yan ng scheme para mainganyo ka mupalit. How about ang undervaluation? Ganong gina-plus? Ganito na yun, sir. Because, ang imong selling price, gibawasan imo. Ambo, kay ikaw ang buyer, niyato ka sa uban nga shop,
Ang uban nga sakyan na 800,000. Sa kuha is only 700,000.